Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, talaga namang pinag-uusapan at latest na inaabangan ng lahat. Ang latest update sa buhay ni Ate Erica at ang gulong nangyayaring kasalukuyan sa pamilya nila. Pinagbibintangan na nga si Lolo Miguel na lolo ni Erica na siya din daw ang may kasalanan kung bakit nahantong sa pagbibisyo sa Erica at pagtalikod sa kalingap. At ito na nga ang mga dahilan kung bakit nila nasabi ito. No? Ano pa? Kunting panggastos, tulungan sa ganong bagay. Hindi natin pwedeng ipagdamot yung tulong bilang tayo ay kalingap nga. Nandiyan ang kalingap, ano ba ang layunin ng kalingap? Tumulong. Tumulong, o siyempre. Medyo kontrolin natin. Kasi baka mamaya i-intra ang magkapatid na ito. Ngayon? Bandang huli, ang kalalabas na ay sana naman ang kalingap. Ay paano na? Hindi pwede. Hindi pwede. Imposible po. Ito, sa sinasabi ko, hindi ako ano, ha? Ang akin lang, kung sana naman po noon pa man. Teka muna, mga po, ay nakakayabag ang kahirap. Huwag ka na magparamatanda. Hindi bagay sa iyo. Ay bakit kay aayang? Ano na lang ang bagay sasabihin ng tao? Nagawa ba ganun no? Ay nahimok ba niya yung kanyang apo? Sabihin na natin na yung talagang mga apo niya talagang iba na. Iba na talaga, tagilid na. Dahil na dyan si sponsor. Sige, hindi niya napasunod si apo. Hindi niya nasabi yung ganun. Or nasabi man niya, hindi sila sinunod. Dito dalawang magkapatid. Nandun na tayo. Ang akin lang, palang sana si Lolo nagpakatotoo. Pwede. Or, medyo masalimuot guys eh. Masalimuot, no? Support! More support! Siya yung tagabili ng materyales. Ay paano? Kung sana ay hindi nagkulang si Lolo sa paalala, hindi magkakaganito. Kung ang kalingap ang nagpabahay, hindi siya maiitsapwera. Kaso, sa pagkakaalam ni Lolo ay siniwerte, ang nangyari ay... Sumang-ayon. OMG! Summer na! Nagbabalik rin ang ating Alaska Nega Showdown. Ano kayang hamon natin? Bilisan mo, Bopel! Yaka! Sa isang tabi. Goodbye, Lolo. Diba? Ayun lang. Ang akin lang, huli na. Wala na. Nangyari na. Wala na po talaga. Sabi, huli na si Lolo po. Dahil pinabayaan, inaaway ng mga itong timawang mga tepaklong dyan. Inaaway si Lolo. Tapos ngayon tayo i-intra. Baka po, mamaya ay maulit ang hindi dapat mangyari na nangyari na noon. O nga, no? Mga kalingap, no? Talagang alam niyo po mga kaibigan at alam po natin na bilang isang ama daw ng tahanan, dapat daw ay alam ng lolo ni Erica kung ano ba talaga ang kanyang mga ginagawa at sana hindi daw ito nagkulang sa mga paalala upang hindi maligaw ng landas si Erica na kanyang apo. Kaya naman sinasabi na talaga namang may kasalanan din si Lolo Miguel kung bakit ganyan na ang nangyari sa kanyang apo. Ang nagbakal po ng materialis, sa una po mga kaibigan na mga kalingap, di pa sila nagkasiraan ng kanyang apo, ay si Tatay Miguel po lahat. Lahat ng galawan po, alam ni Tatay Miguel. Pero bakit nagkagulo-gulo sila? Nagkaaway-away sila mga kalingap? Ano po? Sa bagay, wala namang problema. sa part ng mga vlogger, wala namang problema. Kasi wala. Walang problema sa atin. Iblog? Iblog. Ako lang ay naiinis dito sa dalawang magkapatid. Kasi nga, andyan eh. Sa kabila na lahat, na nakilala sila sa kalinga. May kakapala na pagmumukha. No? Sponsor na ibigay na yung pera kay kalinga, Prab. Binawi. Siya naman labas na labas ang pag-backout. Nandiyan na yung pera eh. Yun naman pala. May kasunduan. O, di ba? Mari Jose. Hindi ko din alam. Baka mamaya eh. Ang maantot nito, itong dalawang magkapatid, hindi nagsasalita. Hindi lang natin alam kung ano ba ang buong katotohanan.
base sa kwento ni tita at ni lolo. Kawawa. Sino? Ano ba ang buong katotohanan? Hintayin muna natin magsalita si May at si Erica kung ano ang kanilang masasabi. Mm-hmm. Naka hindi iyon ang dahilan. O baka naman kasi nakakabigay kung ano ang ginawa doon sa pera, kaya binawi, kaya ayaw ibigay. Mm. Kabilang side lang yun naririnig natin. Okay, yung kabilang side. Ano? Hindi natin naririnig. Pero hindi ito pa. Na, bago tayo magtapos sa video na to, short video lang tayo. Itong dalawang mahaba na ng shoot. Kagaya nga sinasabi ko. No? Matalinong matching. 20 minutes. Pero matalino man ang matching na paglalalangan din. Alam niyo 'yon? Hmm. Sabihin niyo. Matalino man ang matching. Pero nauuto din. Tingnan natin. Bandang huli. At yung mga sumusuporta. Yung mga lovers na sumusuporta? Yung si Tunyakaw? Hmm. Hindi Ian. Ano Glenn, pala? Glenn. Ang pangalan niya. Dito laki pala yan, Glenn. Akin lang dito guys, wala namang problema po. Ang akin lang dito, sana lang si Lolo, medyo nagiging, abina lang si sana ni Lolo. Nagtaon ng salita siya dito sa dalawang magkapatid. Hindi niya sinuportahan yung kagustuhan mag- Nakakaawa man ang sitwasyon ngayon ni Lolo Miguel na halos wala na daw silang makain, ay sinasabi na kasalanan din naman talaga niya kung bakit ito nangyayari sa kanila, dahil nung una pa lamang ay hindi niya binagsabihan ng maayos si Erica, kaya sila iniwan ni Erica at nagkaroon ito ng bagong bahay na hindi sila kasama. Ay siya pala ang tagabili pa ng ano eh. Tagabili pa ng... Materialis. Bangka. At bangka. Ay, ng materialis. Di ba? Ang ano, dahil hindi nabibigyan. Yung bangka po ni Lolo Miguel, mga kalingap, nakatambay po ngayon. No? Nakatambay po yung bangka po ni Lolo Miguel kasi sira yung makina. Pag ito po hindi maipagawa, itong bangka niya po, ito ituloyan pong mabulok. Kasi wala man silang perang pampagawa po doon sa bangka po nila. Nakita nyo sa vlogs ko po yung bangka po niya, mga kalingap. Yung bangka po nila, na inaangkin ng e-lovers, ano, nandun po nakasampa sa itaas at hindi ginagamit. Eh, sira po yung makina po. Hindi aandar yun eh. May dapat palitan. Eh, mas malaki ang gastos pagka bibili ka ng mga ganong mga ano na, di ko alam anong sira duman. So, ako ay, siyempre, senior na po yan. May issue man sila sa kanila. Eh, tulungan natin, no, na yung bangka po ay muling tatakbo. Kasi pagkaganyan po, alam natin na may issue po, tapos wala naman silang kapira-pira, at yung bangka po binigay sa kanila ni June A, eh, hindi magamit. Eh, sayang po yung bangka. Mabubulok lang po yun. Nakasampa sa itaas. Walang, siyempre, nakatambay, naiinitan lahat. Hindi tumatakbo. Magmalay ka po, bulok na yung bangka nila. Hindi magagamit. Ang gawin ko po ngunyan, ngayon po, mga kalingap, pupunta ako doon at bibili tayo ng bagong makina. Totoo yan. Eh, hindi ako naka-monetize, mga kalingap, oh. Hindi naka-on yung monetization ko, naka-off yan, oh. Pero dahil po, senior po yan, naawa tayo. Di ba nakakaawa baga sila tingnan, yung bahay nga, butas-butas. Yung bangka po, hindi na magagamit. Italanggang ano po. Kung mayroon mo siyang pagkakamali, tulad sinabi ni Miss Tunyakaw na siya ang may kasalanan, hayaan natin sila sa problema nila. Ang sa amin lang po ay tulungan natin ang mga senior citizen. Eh, mag-asawa yan, yung asawa niya may sakit. O may sakit yung asawa niya, bulag pa. Grabe talaga ang mga revelasyong nalaman natin sa video na ito. Ano na kaya ang mangyayari sa pamilya ni Ate Erica? At hanggang dito na lamang muna magtatapos ang ating napakainit, nagbabaga at pinakainaabangan na latest issue ni Ate Erica. At yan ay pagpapatuloy natin sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Bye!